Hello po, welcome back to my channel. It's me, June, ang OFW si June here in Kuwait. Sa mga hindi pa po nakakapanood po ng mga videos ko, please huwag niyo pong kalimutan na panoorin po yung mga dati kong videos. At sa ngayon lang po nakakapanood sa video na to, please huwag niyo pong kalimutan i-click po yung ang subscribe button at ang bell na rin po, at para ma-notify o ma-update po kayo sa mga videos ko po na paparating. At huwag niyo na rin kalimutan i-click po yung like at i-share niyo na rin po, at para malalaman na rin po sa buong mundo kung ano po yung balak ko sa buhay. Ngayon po, ang episode na ito ay tungkol sa kung ano ang plano ko sa buhay. Ano nga ba ang plano ko sa buhay at bakit po ako nag-abroad? So ito po ay sariling plano ko po ito, at talagang gustong-gusto ko pong makamit. Gusto ko pong makamit ang mga plano ko sa buhay. Una po, nabanggit ko po sa dati ko pong videos na gusto ko pong bumili ng bahay. Gusto ko pong bumili ng lupa sa bukid o di kaya sa dagat. Una po, gusto ko pong bumili ng lupa sa bukid. Bakit? Meron po kong konting kaalaman na mga konting sa konting negosyo. Ang i-apply ko po kasi dun sa bukid is, apply ko po sa bukid is Babuyan, Gulayan, at organic fertilizer. So ngayon po, paano ko po gagawin po yun sa bukid? Una po, ang plano ko, ilalagay ko po yung bahay ko po sa gitna ng lupa na kung saan ko nabili. Sa kanang bahagi po, lalagay ko po yung babuyan ko po dun. O di kaya, kahit anumang hayop na gusto mong palaguin. Babuyan, manukan, o kalabaw, baka, kambing, o kahit anong hayop na meron ka. Na kahit anong hayop na eksperto ka, para sa ganun lalong lumakas po yung negosyo mo. Sa kaliwang bahagi naman po, is gusto ko pong maglagay po ng organic fertilizer. Kung inyo pong maaalala, kung inyo pong maiisip kung anong fertilizer, anong organic fertilizer, yung organic fertilizer po is kung makikita niyo sa lupa yung mga earthworm o yung mga bulate sa lupa. Yun po yun ang organic na tinatawagong organic fertilizer na pwede nating gawin na organic fertilizer. At isa na po dun, pag nagkaroon po kayo ng maraming ganun, maraming mga dumi ng mga bulate, yun po ang pwede nating gawin na ibibenta. 50 per sack o di kaya 100 per sack at income yun na po yun. At sa likod naman po sa bahagi ng bahay ko is halaman po. Yung mga halaman na hindi po kumakalat. Tulad ng talong, okra, or ano pa man na sa tingin mo hindi siya kumakalat. At sa harap naman po ng bahay ko, maglagay lang po ng daan at magtanim po sa mga halaman na kumakalat. O di po ba? I-imagine niyo po, di po ba maganda ang plano ko? Malay mo, baka gusto mo rin. Di ba? Kasi sa harap pa lang, imagine mo kung gaano kaganda. Sa harap pa lang ng bahay mo, meron kang mga halaman na kumakalat, o yung mga nasa pwedeng pang ibabaw. Yun, tulad po ng ano ba? Ampalaya, upo, kalabasa, pwede. Pwede yun, diba? Tapos, ano sa tingin mo yung mga halaman na kumakalat? Yun ang itatanim ko dun sa harap ng bahay ko. Imagine niyo po, habang nanonood ka kayo dito, imagine mo. Di po ba? At sa ganun pong paraan, hindi po kayo magkakahos, hindi po kayo magkanda hirap-hirap sa paghahanap ng fertilizer, dahil meron po kayong fertilizer. So ngayon, pandagdag fertilizer din po, yung mga balat po ng saging, pwedeng-pwede nyo po yun na gawing fertilizer. At sa susunod na episode ko, ituturo ko sa inyo kung paano po gumawa ng balat ng saging na gagawing fertilizer. Ituturo ko po sa inyo yan.
meron pa akong kunting kaalaman at sana yung kaalaman na yon ay ma-share ko din sa inyo. At yun nga po, yun ang plano ko sa buhay dun sa itaas o dun po sa bukid, o hindi naman bukid, basta po dun sa ibabaw. At dito naman po ang pala ko sa dagat, sa tabing dagat. Kung bakit ako bibili sa tabing dagat? Una po, magpapagawa po ako ng kubo, o di kaya bungalow. Bungalow po na kung saan lalagyan po sa gilid po ng dagat, lalagyan ng mga small cottages, which is paparintahan mo sila every 8 hours or every, ikaw na pong bahala kung anong gusto mo. So ilan po doon ang ilang kubo-kubo ang magrerenta doon. At din po sa likod ng bahay mo, doon po gagawa po ako ng paparintahan na parang house po rent. No, sir! Yung parang ano lang, panggabi lang siya na rentahan. O yun po. Yun po ang balak ko. At yun po sa balak na yun, kasama ko po doon yun ang pamilya ko. Isa na po dito yung isa kong kapatid na which is mahusay po siya sa mga inumin. Mahusay siya magtitinda ng inom. O bakit hindi ko po siya bigyan doon sa loob ng kubo ko, doon siya magtinda ng inom, videokihan. Sa isa ko pong kapatid, mahusay po siya magluto. Bakit hindi ko po siya bigyan doon? Siya ang maggawa ng mga pagkain sa restaurant. So kami na po doon bahala mag-uusap. At sa mga plano, basta yun po. At sa kapatid ko po na mahusay po maggawa ng bahay, o di kaya yun nga, carpenter. Hindi naman totally carpenter, pero may alam po siya. O bakit hindi ko po siya i-hire na siyang gumawa kaysa mag-hire pa po ako ng ibang tao? Hindi po ba? Meron pa akong isang kapatid. Bakit hindi ko po siya kunin na siya na lang ang mag-maintain na tagalinis doon sa seaside? Siya po ang magkukolekta ng bayad. Siya po ang maglinis doon sa mga cottages, small cottages. O bakit hindi? O di po ba? Doon po sa una ko pong videos na sinasabi ko po sa savings, na kung saan na sinasabi ko na pag umunlad po tayo, pag nakuha na po natin ang minimiti natin sa buhay, mahahatak natin yung pamilya natin. Ito po ang sinasabi ko po sa inyo, na kung may plano ka sa buhay, kailangan mo munang magsakripisyo para maabot mo yung mga pangarap mo sa buhay. At para pag naabot mo na, hatakin mo na yung mga pamilya mo. Hindi po ba? Meron ding sinasabi na white lies. Bakit hindi, kung meron mang humingi sa inyo na mga kamag-anak nyo, na sa tingin nyo hindi naman importante, bakit hindi ko kayo maghindi? Halimbawa, ano bang halimbawa na hindi naman importante? Pang-snacks, di po ba? Kadalasan sa atin, pag tumatawag tayo, may pang-snack naman dyan, padala ka naman, o di ba? Nagpapadala tayo, o humingi ka sa asawa ko, 2,000-1,000 pang-snack. Di ba? Kung yung 1,000, bakit hindi mo ipunin yun? Yung mga kapatid natin na binibigyan natin ng allowance buwan-buwan, bakit hindi natin mo nai-stop kung hindi man nila kakailanganin? Bakit hindi natin sila patrabahuin para hindi na tayo maghihikahos? Kung gusto man natin mag-angat sa buhay, kailangan natin mag-sakripisyo. Di po ba? So ngayon po, alam niyo na kung ano ang plano ko sa buhay. Sana ho makakatulong po yan. At ituturo ko po sa inyo kung paano po gumawa ng saging na fertilizer, balat po ng saging na gawing fertilizer, at para na rin lahat tayo aasinso. So ako po ang inyong lingkod, hanggang dito na lang. Ako po ang inyong lingkod, si OFW si June dito po sa Kuwait. At sana meron kayong matutunan dito po sa OFW si Junjun. At maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.